masasabi mo doon sa sinabi ni Secretary Francisco Duque na sinasabi niya, hindi ito gamot, hindi ito makakagaling, ito lamang ay pwedeng gamitin kung resistensya pag-uusapan, immunity, blah, 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 iba'y kukontrahin mo, ikay sasangayon. Tama po yon. Sapagkat ang lahat po na nagkiklaim, lalo na yung mga ibang herbal, na sinasabi nila na nakatutulong. Pero hindi nakakatulong sapagkat tama po yun. Kaya Secretary Duque, sapagkat marami pong naglalabasan, kaya ako man po, hindi ko naman sinasabing itong atin nakapagpapagaling na nakatutulong ko, no. Ang nagsasabi po, yung mga gumagamit. Kaya yun po ang masasabi ko sa pamamagitan po ng herbal natin. Ako walang karapatan na sabihin sa mamamayang Pilipino na ang aking natuklasan ay mainam. Ang nagsasabi po, kaya nga po ito, masasabi natin na inilalahad ko sa inyo ang mga check-up nila, medical record po nila noon hanggang ngayon. Ang nagpapatunay, hindi po ako nagsasabi kung hindi ang medical ng doktor. Okay. Ayan po. Okay. Kaya nga po sabi ko, kung tayo mag-uusap lang ng sa hamunan natin na kaysyo ganon, maaaring maraming magtaas ng kilay. Okay. So, yung sa H1, ito yung swine flu to, ano? Ito yung medyo dinidevelop pa yung sinasabing vaccine. At wala pa ni yung Tamiflu, mga kaibigan, pwedeng gamitin prophylaxis para dun sa may mga pre-existing condition, may karamdaman. Nasa balita ho yan. Hindi ho, dahil nakaputi ako, ibig sabihin doktor ako. Hindi ho, investigador ako, si Ben Tulfo. Ngayon, sinasabi ho ni Carey, itong kanyang herbal dagdag doon sa inyong panlaban. Kung yun ang gusto kong sabihin. Opo. Dagdag panlaban inyong immunity at inyong resistensya sa paggagamit ng kanyang herbal tulad din ng mga vitamins. Pero, iba pa rin yung iingat sa kalusugan kasi opo, baka mag-iabusado. Sapagkat yun po, ang pag-iingat nasa sa atin. Sapagkat kahit na ako po herbalist, kung hindi naman ako mag-iingat, paulan ako ng paulan sa edad kong 65, baka naman ako'y mapulmunya. Kaya nga ako, pagka po umuulan, nagpapayong po ako . Okay. Kaya nga sabi nga po noong isang araw, may nakakapote ko, gaya noong isang araw, nakakapote ko, hindi naman umulan. Noong ako na may walang dalang kapote, na naman umulan. Mm-hmm. Sabi ko, panahon talaga may dulot. Okay. Kaya nga, ito po, kung natatandaan nyo, heto po siya noon, at makikita po namin ang medical record. Mm-hmm. Kaya nga po siya, siya man mismo nagtataka sa kabila nung misis niya hindi kumporme doon sa herbal natin nung una, mapapansin nyo. Pagtitiwala mo kabuhay mo dyan sa herbal na yan, samantalang ako may background sa medisina. Yun po sinabi ng asawa niya. Pero ngayon, ang nagpapatunay po sa kanyang medical record noon at ngayon, at ito po yung present, hayan po siya ngayon. So, ano yung karamdaman nyo? Ano po? Ang tatawagin kasi, Carlos? Opo. Bali, sabi po nung polycystic kidney disease po, bali yun, minanaraw natin sa mother side. Manamari yan, Ngayon, ang findings po sa ultrasound ko, nung in-ultrasound ako na na-confine ako sa hospital noon, nakalagay doon, consistent polycystic PGH kidney. PGH ka na-confine? Consistent polycystic kidney disease. Mm-hmm. So, ibig sabihin po noon na tinanong ako ng doktor na kung meron nga raw kaming gano'n na ano na dahil nakita nga raw doon sa ultrasound, sabi ko meron ho, katunayan po, ano rin kami ng high blood, tapos kung sa diabetic din, may complicated na rin ng ano. Ngayon, nakita nga po sa findings na gano'n, kaya binigyan ako ng gamot nung doktor, saka mga vitamins, limang klase po yung gamot na binigay sa akin. Pero sa sobra naman kasing una, ang isang nagiging problema ko rin, sobra namang mahal yung mga gamot, vitamins na napakamahal eh. Tapos 3 times a day mo pa ititake, 3 capsule pa na ititake mo, bawat isa magkano. So nahihirapan ako, financially hirap din ako, kaya naghanap ako ng alternative medicine. Hindi lang naman kay Carey ako pumunta, sa mga ibang pumunta rin ako, pero sa kanya ang huli dahil nung in-introduce sa akin nung sister, elder sister ko, na laging nanonood sa inyo po, regular nanonood sa inyo, sinabi niya, ba't hindi mo subukan kay Carey? Dahil yun ang laban nun galing mo na bago bayad. Sabi ko, di subukan ko, total, maganda naman niya ko na, siguro maganda nga, dahil galing mo na bago bayad. Ibig sabihin, pinaninindigan niya yung herbal niya na magaling. Ngayon, nung nakita ka ng doktor mo, sinabi sa'yo may polycystic kidney, mm. Alright?
Anong status mo noon? Ano malala, medyo... Hindi, sabi niya po, bali, binibigyan niya ako ng mga gamot. Yung isang vitamins na binibigyan niya sa akin, pinoprolong niya lang daw. Pinoprolong. Pero ibig sabihin, no, pinapahaba niya lang, pero darating din daw yung panahon na doon din ang baksak, ikikidney transplant din daw ako. Kaya sabi niya, maganda daw ako na 1 million mahigit, unti-unti, dahil daw ganun din daw ang baksak noon. Mm-hmm. At saka yung mga kamag-anak ko na sa side ko na kailangan pag-ipunan rin, sabihan ko rin daw sila okay. na magpa-check na, pati yung anak ko, magpa-check na at the age of 18 years old. Mm-hmm. Kasi, ilahi nga kayo ng ganun sakit. Okay. Sabihin ganun. Ngayon, tanong ko sa'yo, nagbigay ba siya ng taning kung gaano kahaba na ipoprolong, kung prolong? Kasi hindi po, basta ang sabi niya, basta biglang darating sa'yo yan. Biglang darating lang? Biglang darating sa'yo. Hindi mo malaman na next month, next year, next opo, hindi, years. Hindi niya sinasabi kung month, year, o ano, basta bigla na lang darating niya. Sabi niya pa nga, pag ano yan, makakaramdam ka na, iihi ka ng dugo. Sabi niya, ganun. Yun na, naalala kong sinasabi niya eh. So, tapos binigyan pa ako ng para sa prostate, eh lakas-lakas ko naman umihi. Tataka ako, bakit may kasamang gamot sa prostate? Kaya limang gamot yun. May sa low blood, may sa high blood, tapos yung vitamins, tapos mayroon pang ano. Okay, nung, so, alam ba ng doktor mo na, kwento mo sa akin, paano mo ginamit yung herbal? Ano po, kung paano po yung sinabi ni Karay na system ng paggamit, bali 4 times a day po ako nag-take noon, 60 ml, tuloy-tuloy po, nag-start ako nung nakalabas na ako sa hospital, nakapunta ako sa kanya. Nasa hospital ka noon? Hindi po. Bago po noon. Pagkalabas mo? Na-confine ka sa hospital? Opo, na-confine ako sa hospital. Ano ba't ka na-confine sa hospital? Yung nga po, ang nangyari po noon, nagsimula yung sumakit yung dito ko. Okay. Nakakain kasi ako ng buko, bumili ako ng buko juice, okay. Malaparami. Oo. Tapos sumakit muna una rito sa left, ano ko, tapos sumunod dito naman, sa right. Di nagsabay sila, hindi ko na makaya. Ang ginawa ko, nagpasama ako sa brother ko. Sabi ko, hindi ko na makaya, iyan naman ako sa ospital. At tinakbo niya nga po ako sa ospital. Okay. So, doon mo nalaman? Doon po. Pero meron pa pong isang ano, no, na nangyari naman sa akin, no, bali na pasobra yata ako ng kain dahil isang beses may celebration sa pamangkin ko sa Green Hills. Mm-hmm. Napakain ako, tapos sumakit din yung dito yung pinakaano ko. Sabi, ano lang daw, yun na sobrang daw ako ng kain. Yung naparami raw yata ng kain ng baboy. So, nangyari po noon, okay. Binigyan ako ng gamot ng doktor doon sa malapit sa amin doon na, ano, na pampatunaw daw. Tapos di yun na, mga ilang araw, yun, uminom naman ako ng buko juice. Nangyari ito na nga, yun, nagpatakbo na nga ako sa ospital. Tapos nakita na nga sa finding sa ultrasound na, yun nga, tinanong din ako ng tukot, kayo ba, may lahing high blood, kakidney, sabi ko, meron po, ganun. Yun, doon na po nagsimula. So, may binigay ng gamot ng doktor sa'yo? Mga vitamins lang? Meron po. May vitamins, tapos meron sa high blood, meron pang low blood, tapos may sa prostate, meron sa dugo. Meron po. Okay. Nung uminom, so, nung uminom ka ng herbal, anong naramdaman? Herbal ni Karen? Una po, talaga sa totoo lang, maganda nating sabihin na medyo, sa una po, medyo hirap ako dahil yung lasa niya. Pero unti-unti, talagang, kasi ang nasa isip ko, gusto kong gumaling eh. Siyempre, pag ang tao gusto mong gumaling, titisin mo yung kung ano man yung titake mo. At pag natiis mo naman yun, sa ilang katitake mo, sigurado, masasanay na yung ano mo. Kaya nasanay na po. Nung nasanay ka, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po. Anong naramdaman mo? Eh, maganda naman po ang resulta. Kasi unang isang nakita ko na obserbahan ko, hindi na ako nagsusuka. Kasi nung time po na nagkaroon ako ng problema nga dito sa kidney ko, nagsusuka ako. Yung kinakain ko, isinusuka ko. Okay. Imbis na ma-take ko, nilalabas ko. So, doon ako pumapayat, lalo bumabasa ang katawan ko. Kung nakikita niyo ako dati na ano na payat, mas payat pa ako noon. Talagang humpakang kamukha ko. So, gumanda ang pakiramdam mo? Gumanda po. Tsaka unang natuwa ako, hindi na ako nagsusuka. Pangalawa, yung BP ko, yung blood pressure ko, nag-normal siya. Misa 130, 140, naglalaro sa ganon. Okay. Misa 120 pa nga. So, simula nung lumabas ka sa hospital, kailan yun? Anong month yun? Mga August 2008 po. 2008. Ngayon ay ano na, June na. Hindi ka na nag-hospital? Wala ka hindi lang, na po. Bali, hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng herbal ni Kari. Right. Kasi yung po pinaka gusto ko para tuloy-tuloy na kung ano man yung ibang dadapong sakit, di may prevention na so, tayo. So simula noong August hanggang ngayon, herbal ka? Opo, herbal all na. Alright. Ano itong pinakikita mong medical records? Hindi po, yun po katunayan na every month, habang nag-herbal ako sa kanya, every month nagpapalaboratory ako. Monthly? Doon ko nakikita,
yung pagbabago na yung creatinine ko. Kasi sa creatinine ko tinitignan yan eh, doktor. Kung mataas ang creatinine mo, talagang ibig sabihin doon, mataas yung potassium mo. Okay. At the same time, yung nga, nagsusuka ako, tinanong ko, bakit ano bang ano yung doka, yung cost noon. Mm. Yung nga, isang araw siya nagsusuka.